Hello mga kamamsel! Welcome back po sa aking YouTube channel. For today's video po, ang aking gagawin ay magluluto po ako ng alamang po. Ayan. Sa Bisaya po, ang tawag namin dyan ay uyap, yung maliliit na hipon. So, ayan, binili ko po siya ay fresh. Ayan po, fresh po. 120 ang kilo, 2 kilo po itong binili ko. Tapos si mama na po ang naglagay ng salt, yung asin, para pumatansya kung ano yung alat. Kasi pag sa labas po kami bibili ay medyo maalat po talaga. Tapos pag niluto, mahirap kasi maalat pa rin. Kaya ayan, si mama nang nag-ano niyan, 2 araw nang nakastock. So ngayon ay lulutuin po natin. Ayan yung tawag doon yata, bagoong. Basta't bagoong alamang tawag doon. Sa amin, uyap. Sa Bisaya, sa Chabacano naman, bagong gata. Ayan. So ang ingredients po natin dyan, kamatis. Ayan, 1 kilong kamatis po. Tapos sibuyas, 1/2 kilo. Ayan, tapos ang bawang, 1/4. And of course, ang ating gata. Ayan, coconut milk. Mga 2 maliliit na ninyog. Tapos, yung unang piga lang yung kailangan natin dyan. Ayan po. Pwede rin po nating lagyan ng sili. Ayan ang aking sili, 1 piraso. Ayan. Sa mga ano naman, optional po ito ha, sa mga mahilig sa maanghang. Pwedeng lagyan nyo ng sili. And then, dun sa mga hindi naman po mahilig sa maanghang, pwedeng ito lang 1 piraso or wag nyo na pong lagyan. So now, let's start cooking! So yun po mga kamamsel, nagpainit na ako ng kawali. So ngayon po mainit na at lagyan natin ng mantika. So, ayan po mga kamamsel, mainit na. So bawang muna ang ating unang ilagay. Ayan. Anuhin lang po natin 10 hanggang mag golden brown. Ayan. So na golden brown na po, isunod natin ang sibuyas. Yan, susunod na po natin yung ating kamatis. So, ayan po, medyo nag, ano na yung kamatis natin. So, yung alamang na po ilagay natin. Yan, haluin lang. So, itong ano po ito, itong recipe na ito, yung tawag sa amin, ano, uyap, bagong gata, ayan. Recipe po ito ng aking mother. Ayan, sa aming magkapatid ay ako lang po ang nagluluto ng ganito. So, wait lang po natin until maluto. So, ayan po, ilalagay na natin ang ating gata. So, ayan na po mga kamamsel. Hindi pa po siya dito, pero malasit na. Ayan po mga kamamsel. Actually, dito, luto na po siya. Ayan. Kapag nag-ano siya, ganyan, yung clear na talaga yung oil niya. Yan. Luto na yan. Pero kailangan muna nating hintay na mag-golden brown para po matagal siyang masira. So, wait na lang po natin. So, ayan po mga kamamsel. Luto na po ang ating bagoong na alamang. Bagoong kita po. Sobrang bango. Ayan. Pag bagong ano pa siya, yung bago mo siya ilagay, iba yung amoy. Pero pag naluto na siya, sobrang bango. So, hindi ko siya nilagyan ng sili kasi syempre may mga bata. Ayan, hintayin na lang po natin na lumamig.
Tapos i-transfer na lang natin sa mga container at of course, i-plastic natin yung iba para ibigay sa ating mga pinsan and mga kapitbahay. So, yan po. So, yan na po mga kamamsel. Nakabalot na po ang ating mga ipamimigay sa mga pinsan at mga kapitbahay. Ito naman po ay kay Tita Bones para dalhin niya doon sa tindahan kasi nagbabaon yan minsan. So, may natira din po kami para dito. So, hinati-hati ko lang yung 2 kilo. Ayan na po siya para maraming happy. Ayan po, sana nagustuhan ninyo at nabusog kayo sa aking niluto at inihanda. Ayan po, sa mga gustong mag-like and share, huwag po kalimutan. Don't forget to subscribe. Ingat po kayo lahat. Bye po and God bless!